Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Mike from Bohol. May gusto lang akong i-share sa inyong kwento na sana ay magustuhan ninyo. Karanasan namin ito ng pamilya ko noong binata pa ako at nangungupahan pa kami sa likod ng bahay ng tiyahin ko. Sementado ang bahay nila at meron silang bahay sa likuran na gawa sa kawayan. Yun ang pinapaupahan nila. Maganda naman yung pagkakayari, kaya sinabi ni nanay na kami na lang yung mangungupahan doon kesa sa ibang tao. Dalawa lang naman kaming magkapatid at wala na kaming tatay. 5 taon pa lang ako noon nang mamatay siya. 2 taon pa lang yung kapatid ko noon. Nang lumipat kami, nasa second year high school na ako noon at grade 5 naman yung kapatid ko na si Shirley. Pumapasok bilang isang kasambahay si nanay sa isang mayamang pamilya. Kaya kadalasan ay kaming magkapatid lang noon ang naiiwan sa bahay. May pagkakataon na hindi nakakauwi noon si nanay, kaya mag-isa lang si Shirley na natutulog sa kwarto nila. Papag lang yung higaan namin na sinasapinan ng banig. Kawayan lang din ang sahig namin na may silong pa sa baba. Ilang metro din yung layo nga ng bahay ni na tita mula sa amin. At nakabukod ito dahil may bakod ang palibot ng bahay nila. Ibig sabihin ay open ang bakuran namin sa likod. Masakit man isipin pero may pagkamatopobre kasi ang napangasawa ng tiyahin namin na kapatid ni tatay. At dahil patay na nga si tatay ay parang wala na rin silang pakialam sa amin. Minsan, masasabi mo rin na mabuti pa ang ibang tao. Mabalik ako doon sa mag-isa lang si Shirley na natutulog sa kwarto nila. Nagising daw siya noon dahil nakarinig siya na parang may tumitikhim sa ilalim ng sahig namin sa may silong. Pinakinggan daw niyang mabuti dahil baka ako lang daw yon. Sunod daw noon ay nakarinig na siya ng parang kumahangos na hayop. Yung bang parang tunog na sa isang baboy. Kaya bumangon daw siya at inilawan ng flashlight yung silong. Baka daw kasi nakawala yung baboy ni na tita. At doon nga raw, may nakita siyang itim na likod ng baboy. Ang pinagtataka daw ng kapatid ko ay kung bakit itim, gayong pink naman daw yung baboy ni na tita. Ginising niya ako noon at binulong na may itim na baboy sa baba. Baka ka ako sa ibang kapitbahay yon. Ang laki pa nga raw noon, sabi niya. Kaya inilawan ko na rin. Pero wala akong nakitang baboy. Tinanong ko kung nasaan na. Para masigurado ay binaba pa namin yon at inilawan ang silong. Wala na yung baboy na nakita ni Shirley. Sumunod na gabi noon, andoon na si nanay. Ako naman ang nagising dahil parang may kumukutkot sa lupa sa baba. Inilawan ko yon. At isang sobrang itim na mabalahibo na nilalang ang nakita ko. Inisip ko na baka yun yung baboy na nakita ni Shirley nung isang gabi. Binaba ko yon at inilawan. Pero ganoon na lang yung takot ko nang makitang hindi baboy yung nandoon, kundi isang mabalahibong tao. Mabilis itong tumakbo palayo nang mag-iingay na ako. Bukod kina nanay at sa kapatid ko, ay nagising din noon si na tita at tinanong ako kung anong sinisigaw ko. Sinabi ko sa kanila na may aswang sa silong. Hindi pa sila naniwala noon. Sinabi ni nanay na huwag ko na lang daw ipilit at baka paalisin kami sa paupahan nila. Buntis noon si tita sa 5 anak niya. At simula nung lumipat kami doon malapit sa kanila ay may nararamdaman na akong kakaiba. Gabi-gabi ay parang may tao sa silong namin. Hindi ko alam kung bakit doon yun pumupunta. Kung aswang man yun at si tita ang punterya dahil buntis, dapat doon siya sa bahay nila. Sinabi sa akin ni nanay na kapag may narinig o naramdaman daw ako sa ilalim ng bahay, ay gisingin ko siya. Isang gabi nun, wala talagang mintis ang pagdalaw nito. Naramdaman ko na naman ang mahinang pagkutkot sa ilalim ng bahay. Yung para bang gumagawa ito ng lungga. Mahina ko nung ginising si nanay. Marahan niyang dinampot yung asin na tinabi niya at pinuhos yon sa sahig. Sunod ay yung langis na dinasalan niya.
Naramdaman namin noon na parang nataranta yung nilalang na nasa silong namin. Bigla yung nawala. Nang sumunod na gabi ay nilagyan na ni nanay ng kawayang tusok-tusok ang sahig namin. Nakakaistorbo na raw kasi ito sa tulog. May asin din siyang kinalat sa ilalim ng bahay. Hindi na nga bumalik doon yung aswang. Basta, narinig na lang namin noon na may ik-ik na humuhuni malapit sa bahay ni natita. Sabi ni nanay ay matulog lang daw kami at bahala na silang magtaboy sa aswang na yon. Narinig na lang namin noon na nagmumura yung matapobre niyang asawa. Ilang buwan ang lumipas at umalis na rin kami doon sa paupahan. Hindi na namin natiis ang mga parinig ng asawa ni tita. Dagdagan pa na gabi-gabing bumabalik yung tik-tik sa bahay nila. Pinagdasal na lang namin noon na buhay at malusog ang pinsan ko, na yun naman ang nangyari. Halos magdadalawang dekada na rin nang mangyari itong kwento. Di ko lang din lubos maisip noon na naka-encounter na pala kami ng aswang tulad ng mga napapainggan ko dito sa YouTube. Hello po sa lahat. Tawagin na lang akong Ruby, taga Guimaras. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at gusto ko sanang mag-share ng karanasan ko nang magbakasyon ako sa Antique. Hindi ko nababanggitin kung saan eksaktong lugar, pero isa ito sa mga baryo ng Hamtik. Nasa high school ako noon nang mangyari ang karanasan ito. Mag-isa lang akong nagbakasyon noon mula Guimaras hanggang Antique. Sanay naman kasi akong bumiyahe noon dahil mula pagkabata ay madalas na rin kaming umuwi doon sa mga kaanak. Nung bakasyon na yon ay mag-isa lang akong nakauwi dahil nagkasakit yung kapatid ko. Hindi rin makasama sina mama at may trabaho si papa. Kapag nandoon na ako kina lola ay lagi niya akong binibilinan na huwag maipag-usap sa mga hindi kakilala o maipagtitigan man lang. Kapag daw may sumagi sa akin sa daan, ay gantihan ko rin daw ng pagsagi. Noon pa yon, nung bata pa ako. Pero nung nasa high school na ako, hindi ko nagaanong naisip pa yung mga bilin niyang yon. Isinama ako ng tiyahin ko sa palengke nung araw na yon. Nasa isdaan kami, nang magpaalam akong may bibilhin lang sa isang grocery store na malapit din doon. Nang papunta na ako sa grocery, may naasalubong akong isang babae. Umiwas na ako sa kanya, pero parang sinadya niyang banggain yung balikat ko. Hindi naman ako agad nakapag-react noon dahil ang bilis niyang maglakad. Kaya hinayaan ko na lang at nagmadali na akong pumasok sa grocery store. Nagulat ako noon, sir, dahil pagpasok ko, nakita ko yung babaeng bumangga sa akin. Andoon na siya sa loob ng grocery. At sa pangingilabot ko, tinititigan niya ako ng masama. Lumiko ako noon sa ibang estante. Andoon kasi siya nakatayo sa pakay kong bilhin. Pero hindi ako doon dumaan dahil kinilabutan ako sa itsura ng babae. Ewan ko kung bakit bigla na lang akong kinabahan nang makita yung mukha niya. Sa kabila ako dumaan at sinilip kung nakatayo pa rin siya doon sa pagkukunan ko ng chicheria. Pero wala na siya doon. Nang pauwi na kami ng tita ko, bigla akong nakaramdam ng panlalamig. Kahit na mainit naman yung panahon, pinagpapawisan din ako doon ng malamig at parang humahapdi yung sikmura. Saktong paghinto ng tricycle at pagbaba namin ay hindi ko napigilang masuka. Ang sama talaga ng pakiramdam ko noon. Sabi pa nga ni tita ay namumutla ako. Nangihina ako noon at namimilipit ang sakit ng tiyan. Hinawakan ni lola yung tenga ko. Mukhang nabati raw ako. Yun nga, totoong nabati ako, kaya hinaplosan niya ng langis yung tiyan ko. Kinagabihan noon, hindi ako makatulog. Lalong sumama yung pakiramdam ko. Napabangon ako noon para sana uminom ng tubig. Napatay na ang ilaw noon at tulog na rin yung mga kasama ko sa bahay. Nang nasa kusina na ako, nagpailaw ako noon. Nagtaka ako dahil parang may aninong dumaan sa bintana na kaharap ng lababo. Pagkakuha ko ng tubig, pinatay ko agad yung ilaw.
Medyo nangihina pa ako noon at mahapdi pa rin yung sikmura. Bigla na lang akong nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak sa may bubong ng kusina. Gawa lang yun sa pawid at medyo mababa, kaya dinig na dinig ko yun. Nagmadali na akong pumasok ng silid noon. Kasama ko yung pinsan kong babae na tulog na tulog. Parang sumunod doon yung pagaspas. Pagkatapos kong uminom ng tubig, ay nagtalokbong na ako ng kumot. Naramdaman ko na lang na kinukutkot na yung dingding ng silid namin. Kinising ko na noon yung pinsan ko, pero hindi siya magising-gising. Nanginginig na ako sa takot dahil parang sisirain talaga niya yung dingding namin. Malakas ko nung tinawag sina tita at lola, pero parang hindi nila ako naririnig. Nagulat na lang ako noon nang may parang napakalaking ibon na dumaan sa may bintana ng kwarto. Kurtina pa naman ang tanging takip noon, kaya mas lalo akong natakot. Naiiyak na nga ako. At kahit nanghihilakpot, pinilit kong sumigaw. Pero parang ako lang yung nakakarinig ng mga sigaw ko. Iyak lang ako ng iyak noon sa sulok. Hindi ko na nga naramdaman yung pananakit ng tiyan dahil sa sobrang kilabot ko. Nagisingan daw ako ng pinsan ko nung umaga na. Naasiksik ako sa gilid ng kama at tulog. Pagising ko, kinuwento ko sa kanila yung nakita at narinig ko. Wala naman daw silang narinig, kaya mahimbing yung tulog nila. Kahit nga raw yung pagtawag ko, ay di nila narinig. Buti na lang at umalulong nun yung aso. Doon, biglang nawala yung nanggagambala sa akin. Pinatawagan nila ako noon ng manggagamot. Talagang inaaswang daw ako. Malamang daw na yung bumati sa akin, yung siyang dumalaw sa akin nung gabing yon. Balak daw siguro ako nitong yang gawin dahil hindi ako taga doon. Nang umayos na yung pairamdam ko at masigurong hindi na ako nalamatan ng aswang na yon, pinasundo ako ni Lola kay Papa. Mahirap daw na magbiyahe ako mag-isa at baka sundan ako hanggang Guimaras. Nangyari pa naman daw yun minsan kina Mama. Nasundan din sila ng aswang mula Iloilo hanggang Jordan. Sa isip ko nun, minsan na nga lang ako magbakasyon nun mag-isa, e inaswang pa. Salamat sir kung mabasa ninyo itong kwento ko. Nag-aabag pa rin po sa mga uploads nyo at stay safe. Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Rose at may gusto lang akong i-share sa inyong kwento. Karanasan to ng pinsan kong tawagin na lang nating Hannah. First time niya raw na maasama noon sa mga kaibigan niya papuntang Baguio. Wala naman daw siyang gaanong alam noon sa lugar. Hindi kasi siya taga Baguio. Taga Bicol kami. At pinag-iipunan daw talaga nila yung papunta dun sa Baguio. Hindi niya inaasahan noon na dadaan sila sa Diplomat Hotel. Na-excite daw siya sa pag-aakalang pasyalan talaga yon. Pero nung andoon na raw siya, ay nakaramdam daw siya ng kilabot. Ganoon daw pala doon. Sa sobrang tahimik ay ang creepy ng vibes. At dahil may araw pa naman nang pumunta sila, ay pinapasok naman sila ng bantay. Bali nangyari pala to taong 2017. Habang naglilibot-libot daw, ay hindi siya mapakalinon. Nakakaramdam daw siya ng kaba sa lugar. Matatakutin kasi yung pinsan kong yon. Napapakapit daw siya noon sa mga kaibigan niya kapag may nadadaanan silang madilim na bahagi ng lugar. Pairamdam kasi niya ay may dadaan na multo. Doon daw sila naglagi noon sa lumang fountain. Panay ang ikot ni Hannah at kakatingin sa taas. Nagtaka daw siya noon dahil sila lang naman ang turista doon. Pero may napansin siyang naglalakad sa taas. Nakaitim daw yon at pawala-wala. Kaya daw siya napapatingin ng paikot sa taas. Napuna pa raw siya noon ng kaibigan niya. Tinanong kung anong ginagawa. Sinabi ni Hannah na may tao sa taas. Akala nga raw niya ay sila lang ang nandoon. Pero wala naman daw nakita yung mga kasama niya. Paulit-ulit pa raw niyang tinuturo sa mga kaibigan niya.
maya't maya din daw kasi niya yung nakikita. Akala nga raw ng mga kaibigan niya ay nananakot lang siya. Pero seryoso daw talaga siya noon na may nakita siya. Natakot na raw sila kaya biglang nagkayayaang umalis na. Hindi na raw kasi maganda yung pairamdam nila noong mga oras na yon. Bigla rin silang kinilabutan. Nang nasa sasakyan na raw sila ay tahimik lang sila. Parang takot na raw noon magsalita si Hannah. Kahit nga nung kinukwento niya sa akin tong karanasan niya ay kinikilabutan pa rin siya. Habang nagmamaneho raw yung kaibigan nila, nagulat sila noon nang biglang humiyaw yung katabi nito sa front seat. Seryoso ito at parang nanginginig pa. Ang tingin daw nito kay Hannah sa salamin ay parang ibang babae. Nakakatakot daw yung itsura ni Hannah. Napapamura pa raw ito kaya inhinto nila yung sasakyan. Nagalit na raw yung isang kasamahan nila dahil puro na lang sila katatakutan. Pero totoo daw talaga na ibang tao yung nakita niya sa salamin at hindi si Hannah. Sobrang tahimik daw ni Hannah noon. Sabi niya, wala na raw siyang maalala noong mga oras na yon. Yun pala sir, ay parang sumunod sa kanya yung nakita niya sa Diplomat Hotel. Pagka-uwi nga nila noon, ay nilagnat si Hannah. Para na nga siya nagdidelirio. Dinala siya sa ospital, pero pinainom lang siya ng pampababa ng lagnat. Nakalabas rin siya kinabukasan. Pero napansin daw ni na tita na walang kibo si Hannah. Dinalaw ko siya noon, pero parang hindi niya ako kilala. Kinakausap ko siya, pero hindi siya tumutugon. Natingin lang siya sa kawalan. Kaya nagpa siya na sila noon na ipatingin si Hannah sa isang albularyo. Nahirapan pa silang magpasunod noon kay Hannah. Todo kapit raw kasi ito sa pinto, huwag lang siyang dalhin sa albularyo. Grabe yung panilisik ng mga mata noon ng pinsan ko. Tumulong na rin si na mama na maisakay siya sa sasakyan. Ang bigat pang araw niya at nahirapan silang pasakayin siya. Nakaabang na raw sa kanila yung albularyo at napaantanda ito nang makita niya si Hannah. Ang lakas raw kasi ng inuwing elemento ng pinsan ko. At kung tumagal pa yon, ay baka tuluyan na siyang sapian o gamitin ang katawan niya. Magaling na si Hannah ngayon, pero mahabang proseso at gamutan ang ginawa sa kanya para tuluyang umalis yung ligaw na kaluluwa o itim na elemento. Marami pang nangyari sa kanya noon. Di ko lang makwento ng isang bagsakan lang. Ipapadala ko po sa susunod ang nangyari sa kanya habang ginagamot pa siya. Nagpaalam naman ako kay Hannah kung pwedeng i-share yung kwento niya at pumayag naman siya. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, sir. Maraming salamat kung inyong mabasa. Good day, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong AG from Tanay Rizal. Short story lang po tungkol sa na-experience ko nung bata pa ako. 20 years ago, mga nasa 7 years old pa lang siguro ako noon. Nasa bahay ako ng friend ko dito sa malayo-layong parte ng Tanay na napapaligiran noon ng mga puno tapos medyo malapit pa sa ilog at bundok. Magkakalayo ang mga bahay noon. Nag-overnight ako noon sa bahay ng ninang ko at yung friend ko na si Trish kasi may pinuntahang lamay yung parents ko that time. Kaya doon muna ako. Kakatapos lang namin kumain noon ng dinner. Mga 7 PM yata yon. Nang may nakita ako sa may bintana dun sa kaliwang side kung nasaan yung dining table na parang mabilis na tumakbong hayop sa may likod ng puno. Mga ilang metro lang yung layo mula sa bahay. Hindi ko ma-describe yung itsura niya noon. Kasi parang apat yung mga paa niya na parang aso na malaki. Basta, mabilis lang kasi siyang dumaan at rinig ko yung kaluskos. Tinanong ko si Trish noon kung nakita ba niya yung hayop sa labas. Hindi naman daw. Ang sabi ni Ninang ay wala lang yon at mag-prepare na raw kami sa pagtulog. Nasa kwarto na kami noon. Siguro, bandang magte-10 PM na. Hindi ako makatulog kasi namamahay. Nang may narinig akong parang umuungol sa labas,
Mahina lang yon, pero malalim. Hindi siya ungol ng isang aso. Isa pa, wala din namang aso sa area ni Trish noon. Tapos, nakarinig ako ng pagkaluskos. Yung para bang nagpapalakad-lakad sa lupa o damuhan. Kinabahan ako noon. Paulit-ulit kasi yung mahina at mababang pag-ungol at yung pagkaluskos. Maya-maya noon, nakarinig na ako ng mahinang paghampas sa dingding sa labas ng bahay. Gawa naman sa semento, kahoy at yerong bubong yung bahay ni Trish noon. Mahina lang yung paghampas. Yung parang hinahampas mo yung ulo mo o yung katawan mo sa dingding. Parang ganon. At paulit-ulit siya. Kinikilabutan na ako noon. Sisilip sana ako noon sa may bintana kahit na kinakabahan. Nang bigla na lang noon nagising si Ninang at dali-daling lumapit sa may bintana ng kwarto kung nasaan kami. Tapos sumigaw siya ng magpatulog ka naman. Kilala kitang hayop ka. Matapos noon ay tumahimik yung pag-ingay mula sa labas. Hindi na naulit pa yung ganoong insidente hanggang sa makauwi ako. After how many years, nung tumanda-tanda na kami, napagkwentuhan namin ni Trish yung nangyari nung minsan mag-overnight ako sa bahay nila noon. Sumabat yung ninang ko sa usapan namin at nakwento nga niya na aswang daw yung nakita ko nung hapunan at yung narinig ko nung nasa kwarto na kami. Ang sabi naman niya, wala na raw yung pinaghihinalaan niyang aswang dun sa bahay nito nung minsan mapadaan siya. Kaya wala na yung gumagalang nilalang doon sa lugar nila. That time, hindi pa rin ako makapaniwala na nakasaksi at nakarinig na ako ng aswang. Pero mas lalo lang tumibay yung paniniwala ko doon nung nag-start na akong makinig ng mga True Pinoy Horror Stories sa podcast at YouTube dahil sa marami na ring accounts ng mga naranasan nila tungkol sa aswang na mas matitindi pa kesa sa naranasan ko. Ito lang po ang story ko for now, Sir Bob. I hope marinig ko ito sa inyong channel. Magandang araw, Sir Bob. Ako si Michael, taga San Jose, Antique. Itong kwento ay tungkol sa nangyari sa akin sa Tulay dito sa Hamtik. Dayo lang ako noong mga panahon na yon. Nung binatilyo ako ay hilig kong gumala kung saan-saan ako nakakarating noon. Kapag naimbitahan ako ng mga kaibigan ko sa kanila ay wala akong pinapalampas lalo na kapag fiestahan ang pupuntahan. Natataranta na ako sa paghahanda para lang makapunta. Itong sa Hamtik ay birthday ng tropa ko. Nagmotor lang ako noon mag-isa. Kahit gaano pa kalayo ang pinupuntahan ko noon, hindi ako nakakaramdam ng takot kahit nga gabihin pa ako sa daan. Pero hinding-hindi ko makakalimutan yung gabing yon. First time kong matakot ng ganoon sa tanang buhay ko. Mga bandang alas 10 na noon nang makauwi ako at medyo nakainom na. Hindi na nga ako noon pinapaalis ng tropa ko dahil delikado magbiyahe lalo at magmomotor ako. Dahil nakainom na nga, medyo makulit na ako noon. Sabi ko, ay kaya ko namang mag-drive pa uwi at ayoko mapagalitan sa nanay ko. Baka kasi hindi na ako payagan sa susunod kapag nagpaumaga pa ako sa ibang bahay. At ayun nga, nagmaneho na ako pa uwi ng ganoong oras. Pagdating ko sa may Tulay noon, napansin ko na parang biglang dumilim gayong may mga pose naman ang ilaw. Nanlalabo na rin yung paningin ko noon na para bang biglang inantok. Alam kong nakainom naman ako noon, pero parang iba yung tama nito. Kaya napahinto ako sa gitna pa talaga ng Tulay. Wala nang dumadaan na iba. Napansin kong mag-isa na lang akong mumabiyahe nung gabing yon. Doon na ako nakaramdam ng kilabot nang may marinig akong pagsitsit. Nagmumula yon sa gilid ng daan kung saan maraming kakahuyan. Nung una, hindi ko pinansin yon at pinandar ko ulit yung motor. Pero hindi pa ako nakakalayo ay narinig ko na naman yung pagsitsit at parang sinusundan ako nun. Muli akong napahinto
dahil baka ako may natitrip lang sa akin. Itinabi ko yung motor ko at umihi nun. Nang maramdaman kong parang may tumatakbo-takbo sa likuran ko, kaya agad akong napalingon. Wala akong nakitang ibang tao. Nang pasakay na ako sa motor, naramdaman kong parang may tumulak sa likuran ng motor ko. Nagmumura na akong napalingon nun. Sabi ko pa na tigilan na yung panditrip sa akin at hindi nakakatuwa. Pero doon na naman hid at lumaki yung ulo ko nang may makita akong tao sa unahan. Nakaharang yon sa gitna ng daan. Imbis na paandarin ko yung motor, ay natigilan ako. Tiningnan ko mabuti kung anong nakikita ko. Para kasing ang laki nun kesa sa normal na taas ng tao. Nakaharap yon sa akin. Nakaramdam na ako ng takot. Pinaandar ko yung motor at sinabi kong bahala na. Nang matamaan yun ng headlight, doon na ako parang aatakihin sa puso. Yung itsura nun, kulubot ang muka at buong katawan. Wala yung buhok at ang laki pa ng namumulan niyang mga mata. Yun bang mukhang alien na hindi ko maipaliwanag yung itsura? Sa takot ko, bigla akong napaliko nun pabalik sa bahay ng tropa ko. Muntik na nga akong sumemplang nun dahil sa sindak. Akala ko nga lulubayan na ako nun. Pero naramdaman ko na lang na may sumusunod sa likuran ko. Pagtingin ko sa side mirror, nakita ko na para yung malaking palaka na patalon-talon na sumusunod sa akin. Parang nawala talaga yung kalasingan ko dahil sa takot. Nang muli kong tingnan yung side mirror, wala na ito. Kaya dinahandahan ko na yung patakbo. Kaso, nararamdaman ko pa rin na parang andoon lang siya sa tabi-tabi. Kasi nanlalamig at nagtataasan pa rin yung mga balahibo ko sa batok. Nilaasan ko na lang yung loob ko hanggang sa maarating na ako sa bahay ng tropa ko. Nagliligpit na sila noon at tulog na yung ibang hindi umuwi. Nagtaka pa nga yung tropa ko kung bakit ako bumalik. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Hindi siya maapaniwala noon. Wala naman daw kasi siyang nabalitaang inabangan ng ganoong nilalang. Di raw kaya isang aswang yung nakita ko. Hindi ko rin naman alam noon dahil first time ko ngang maka-encounter ng ganon. Kaya no choice ako. Kinabukasan na ako noon umuwi. Buti na lang pagdating ko ay nakaalis na si nanay. Walang sermong naganap. Pero binawasan ko na yung paggala noon lalo sa gabi. Nabalitaan ko kasi sa tropa ko noon na may naaksidente sa tulay na yon. Ilang araw lang buhat nang mangyari sa akin yon. Ito lang ang kwento ko, sir. Sana ay mapasama sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Alexa. May kwento po akong gustong ibahagi sa inyo. Kinuwento ito ng kuya kong nag-aral sa PMA o Philippine Military Academy sa Baguio. Karanasan daw ito ng senior nila nang bagong pasok pa lang ito sa PMA. Itago na lang natin ito sa pangalang Kuya Aaron. Unang karanasan daw ni Kuya Aaron ay nangyari sa mismong tulugan nila. Parang mag-iisang linggo pa lang daw siyang nakapasok noon. Puro double deck daw ang higaan at sa taas siya nakahiga. Natutulog na raw sila ng mga kasamahan niya nang magising siya dahil parang may bumulong daw sa kanya. Nakatagilid daw siya noon patalikod sa dingding. Pinakadulong higaan daw kasi ang kanya. Nagulat siya pagdilat dahil may biglang dumaan sa harapan niya. Hindi raw niya nakita yung itsura pero ang bilis daw ng dumaan. At nang bumangon siya para tingnan kung sino yon, ay bigla na lang itong nawala. Humiga daw siya ulit noon na takang-taka kung sino. Pero agad din daw siyang napabangon nang mapagtanto kung ano yung nakita niya. Wala naman daw siyang kasamahan ng ganoon kataas. Pero yung nakita niya, hanggang bewang nito yung higaan niya na nasa taas ng double deck. Kinilabutan daw siya nang maisip na yung nakita niyang dumaan ay mukhang nakalutang. Sumunod daw na karanasan ay nung nagbanyo siya madaling araw.
Nagising daw siya mga bandang alas dos dahil parang may gumising daw sa kanya. Saka siya nakaramdam ng pagkaihi. Mabilis daw siyang bumaba ng higaan at tinungo yung banyo na nasa labas pa ng silid nila. Habang umiihi siya nun, naramdaman daw niya na may dumaan sa likuran niya. Nakita niya raw ang isang kadete palabas. Diretso daw ang tindig nito at hindi man lang siya kinausap. Hindi rin ito lumingon o kung ano pa. Basta, dire-diretso lang daw itong naglalakad palabas. Nang matapos sa pag-ihi ay hinabol pa raw niya. Pero sa pagtataka ay hindi na niya ito nakita. Hindi rin niya namukaan kung sino yon dahil parang noon lang daw niya ito nakita. Habang pabalik daw siya sa silid nila ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. Nagsitayuan daw yung mga balahibo niya sa braso at batok habang naglalakad papunta sa silid nila. Hindi raw niya alam kung bakit pero parang may naasunod daw sa likuran niya. Nang lingunin niya ay wala namang siyang nakitang ibang tao kaya binilisan na niya yung paglalakad. Pagakyat ng higaan ay agad siyang tumagilid patalikod sa may pinto. Nakikiramdam siya noon dahil ramdam niya na may naasunod sa kanya. Pero ilang minuto na raw ay wala siyang maramdamang may nagbukas ng pinto. Saka lang siya nakatulog ng mahimbing noon. Akala niya lahat ng mga paramdam na yun sa kanya ay guni-guni lang niya. Pero doon niya napatunayan na may nagpaparamdam talaga doon. Nang minsang maiwan daw siyang mag-isang naliligo noon, nagulat siya nang biglang bumukas yung shower. Eh yung pinapaliguan nila noon, wala namang pinto yung cubicle. Kumbaga, open area yung pinapaliguan nilang mga lalaki. Dingding lang ang harang. Kaya nagtaka daw siya kung paano bumukas yung shower kayong wala namang ibang tao bukod sa kanya. Patapos na raw siya noon, kaya dinaanan na lang niya at pinatay. Nang palabas na raw siya, ay muli daw bumukas yung shower. Pero nang pihiti niya yon pasara, ay maayos naman. Binuksan daw niya uli at okay naman daw. Muli niya yung sinara at umalis na. Andoon na siya sa may pintuan, nang muli yung magbukas. Natakot na raw siya, kaya hindi niya yon binalikan at umalis na. Bigla daw kasing lumambot yung tuhod niya sa sobrang takot. Nalaman niyang hindi lang pala siya ang nakakaramdam sa PMA. Marami-rami na rin daw na mga kasabayan niya at kahit si kuya na nagkwento nito sa akin ay may karanasan din. Nagle-lecture daw sila noon nang may nakita siyang dumaan sa classroom nila. Sakto daw kasi paglingon niya sa may pinto ay papadaan din yung nilalang na yon. Grabe daw yung kilabot niya dahil kitang-kita niya yung dumaan na yon na walang ulo. Munti ka na nga raw mapasigaw si kuya kung di lang siya nakapagpigil. Di na raw siya nakapagpaalam nang lumabas daw siya para tingnan kung sino yon. Pero wala namang ibang tao. Nasermonan daw tuloy siya. Kaya hindi na rin basta-basta lumalabas si kuya paggabi at mag-isa lang siya. Dahil baka maka-encounter na naman daw siya noon ng mga nagmumulto sa PMA. Good day, boss. Sana ay mainaritin nyo sa inyong channel itong karanasan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jay, taga Lapu-Lapu City, Cebu. 26 years old na po ako ngayon. May sariling pamilya at isang anak. Di ko na lang po babanggitin yung barangay namin. 13 years old po ako nung nangyari itong karanasan kong ito. Nagkayaan kami ng mga barkada ko noon na manghuli ng gagamba. Uso kasi sa amin yon noong 2010. Ito rin yung taon kung kailan to nangyari. Naglakad kami ng mga barkada ko patungo sa gubat. Anim po kami noon. Yung isa, first cousin ko. Pagkarating namin dun sa gubat, nag-usap kami na maghiwa-hiwalay muna para makarami ng mauhuli. Nagtanguan na lang kami. Yung pwesto ko po noon, maraming punong kahoy. At marami din damong parang kahawig ng lemongrass. Pero sa Bisaya, yung tawag sa amin ay
Kugon. Yung gamit kong pang-ilaw noon ay yung flashlight na debaterya. Naglakad na ako patungo doon sa kakahuyan kasi may nakita akong malaking gagamba. Nakuha ko naman yon at ilagay sa box ng posporo. Sa di inaasahan, may narinig akong ungol sa di kalayuan. Natantya ko ay sa may kugon lang o sa may damuhan. Na-curious ako noon kaya pinuntahan ko at pinatay ko muna yung ilaw. Nagulat ako dahil habang naglalakad patungo sa damuhan, may narinig akong sumusunod sa akin sa likod. Pagtingin ko ay yung pinsan ko at yung barkada. Tinanong nila ako kung narinig ko ba yung pag-ungol. Ang sabi ko, oo, parang sa may damuhan nga, kaya pinuntahan namin. Nagkatulakan pa nga kami kung sino nga hawi ng damo na matataas kasi lagpas pa yon sa height namin. Ang sabi ko, ako na at iilawan namin dahil ako lang yung may dalang flashlight nun, boss. Yung pang-ilaw kasi ng ibang kasama ko, kandila na nilagay sa lata. Pinatay din nila yon nang narinig nila yung pag-ungol. Malakas kasi. Kita naman namin yung daan at maliwanag din yung buwan nun. Kaya yun, paghawi ko sa damo at inilawan ko, nagulat ako. Nanlaki yung mga mata namin nun nang makita namin yung babaeng hubot-hubad. Naglalagay siya ng langis sa katawan niya. Ang pangit din ang mukha niya na parang pinaghalong nangungulubot na balat ng kambing at aso. Matatalas din yung mga kuko niya at nangingitim ang balat. Nung nakita namin yun, saglit pa kaming natulala. Matapos yun, nagunahan kaming tumakbo. Hindi na nga namin alintana nun, boss, yung matutulis na bato at mga tinik ng damo na nadadaanan namin. Basta takbo lang kami ng takbo. Walang lumilingon sa amin nun. Naramdaman ko na sinusundan kami. Yung isang kasama pa nga namin ay natapilok, kaya naiwan at sumigaw na tabang o sa Tagalog ay tulong. Kaya huminto kaming apat, yung pinsan ko at yung dalawang barkada ko. Yung isa naman naming barkada nun, tumakbo na lang at walang lingon-lingon. Pagtingin namin, inabutan na siya ng nilalang na naapatong nasa kanya. Ewan ko ba, boss, bakit ako biglang naging matapang nun. May nakita kasi akong patay na kahoy na nasa gilid lang. Dali-dali ko yung kinuha at hinampas sa muka nung nilalang na yon. Kaya natumba siya sa pagkakapatong sa kaibigan kong natapilok. Agad namin siyang kinuha dahil yung nilalang na yon ay umatras. Susugod pa sana yung nilalang sa amin, kaya hinampas ko ulit. Nakailang ilag siya sa paghampas ko. Sabi ng pinsan ko ay tumakbo na kami. Karga niya kasi yung isa naming kaibigan sa likod. Matangkad kasi yung pinsan ko na yon at may kalakihan yung katawan, kaya siya na yung nagdala nung tumakbo na kami papuntang mga kabahayan. Nung malapit na kami sa may kabahayan, bigla na lang nawala yung nilalang na yon. Doon na kami huminto at naglakad na lang. Pagkarating namin sa bahay ng kaibigan ko na natapilok, bumungad agad yung tatay niya at nagtanong-tanong kung anong nangyari sa anak niya. Sinabi namin yung totoo. Di pa nga kami pinaniwalaan nun. Ang sabi niya, baka nakirambol lang daw kami sa kabilang barangay, kaya tumakbo kami nung oras na yon. Kasi boss, uso noon yung rambol sa amin sa iba't ibang barangay. May kaaway kasi kami, kaya di naniniwala yung tatay niya. Di na lang namin pinagpilitan pa at umuwi na lang kami sa kanya-kanyang bahay. Nung naarating na po ako sa bahay, nakita ko si Papa na nag-roll ng pamingwit niya para sa isda. Kasi gabi-gabi siya nagpupunta sa dagat para mamingwit ng malalaking isda. Ang sabi niya, sasama daw ako sa kanya doon sa dagat kasi walang magbabantay sa akin sa bahay. Wala kasi doon si Mama at yung kapatid ko. Kaming dalawa lang ni Papa noon. Bali boss, yung Mama ko kasi dalawang beses lang umuwi sa amin tuwing Sabado at Linggo dahil vendor siya sa Carbon Market sa Cebu. Malayo-layo ito sa amin. Sasakay pa kasi siya ng dalawang jeep, so bali 2 rides po bago maarating sa Cebu. At yung isang kapatid ko naman ay nasa malayo. Tumanggi ako noon kay Papa na sumama sa dagat kasi
Natatakot ako. Baka harangin kami nung aswang na napalo ko ng kahoy. Bago ka kasi maarating ng dagat, ay dadaanan namin yung damuhan na matataas at yung mga punong matatayog pa gaya ng balete, tugas at iba pang puno dito sa aming lugar. May ilang kapitbahay naman kami na malalapit lang doon sa bahay namin. Kaya kung may susugod man na aswang, ay makakahingi ako ng tulong. Yun ang naisip ko noong mga panahon na yon. Nagtaka naman si tatay. Kasi sabi niya, bakit di ako sasama? Eh dati-rati naman, palagi akong sumasama sa kanya. Dahil nga sa nangyari sa amin ng pinsan at mga kabarkada ko noon, ay natakot na ako. Sinabi ko na lang sa kanya yung nangyari sa amin. Kaya binatukan niya ako. Yan na nga raw ang sinasabi niya. Lagi niya kaming pinagsasabihan noon na huwag pumunta doon sa lugar kung saan kami kumuha ng mga gagamba at kung nasaan yung babaeng aswang. Naisip ko tuloy na, oo nga, sinabihan ako noon ni Papa. Pero ipinagsawalang bahala ko lang nung time na yon. Napahinga ng malalim si Papa. Ang sabi niya, nangyari na ang nangyari. Mapapalaban na naman daw siya noon dahil iniiwasan na niya yung gulo. Ito na naman dahil sa katigasan ng ulo ko. Isama ko na rin pala boss yung tungkol sa buhay ni Papa noon nung hindi pa sila magkakilala ni Mama. Dati kasi siyang miyembro ng Kublan. Yun bang mga antingero na tinataga pero hindi man lang nasusugatan. Ito kasi yung lagi kong naririnig na kwento ni Papa bago kami matulog. Bagong pasok pa siya sa Kublan noon. Tapos ipapasok daw sila ng pinuno nila sa kuweba ng 7 araw. Walang kain, walang tubig at magdasal lang daw sila doon. Bawat isa raw sa kanila binigyan ng maliit na papel na walang sulat. Nagtaka naman daw noon si Papa kung bakit walang sulat. Tinanong niya yung pinuno. Ang sabi lang nito, pagpasok na raw nila sa kuweba, makikita niya yung sulat at dapat tapusin ang dasal ng 7 araw. Pag di raw matapos, ay mababaliw daw. Nakasurvive naman si Papa noon, kaya naging miyembro siya ng Kublan. Marami pong tattoo si Papa sa katawan. Meron pa nga akong nakitang triangle na may mata sa gitna at marami pang iba-iba. Meron din akong isang gusto sa mga tattoo niya sa likod. Yung malaking dragon na halos palibutan na yung buong likod niya. Dagdag ko na rin po sa backstory, yung lolo ko po na tatay ni Papa ay isang Muslim na tausog at yung lola ko naman ay isang waray. Bali fast forward po ulit tayo boss. Ang sabi ni Papa, doon na lang daw kami sa bahay at hindi natutuloy sa dagat. Alam daw niya kasing susugod yung aswang sa amin at hindi siya papayag na di maaganti. Pumasok na raw ako ng bahay at mag-lock ng pinto. Doon lang daw siya sa labas at magmamasid. Kung meron mang dadapo sa bubong, huwag daw akong matakot. At kung may kumatok nga na hindi siya, hindi nagsasalita kung sino yung kumakatok, ay huwag ko raw buksan. Tumango na lang ako noon. At yun na nga boss, mga madaling araw noon ay may dumapo sa bubong namin. Para pangang binubutas, kaya natakot ako. Nung malapit nang mabutas yung bubong, may biglang bumagsak na lang na sa tingin ko ay yung aswang. Kasi iba eh, buo yung pagbagsak. Sumilip ako noon sa butas ng bintana. Gawa nga na may butas doon na maliit na sakto lang sa mata. Feeling ko kasi noon ay may bumagsak sa may bintana, kaya sinilip ko. Maliwanag naman din yung buwan boss, kaya naaninag ko yung nilalang na parang namimilipit sa sakit ang katawan. At sa harap niya ay si Papa. Nakita ko na may binubulong si Papa sa kamay niya. Pagkatapos, binato niya yon sa may nilalang. Nangisay ito at nadinig ko na nagmamakaawa pa sa Papa ko. Nadinig ko yung nagsalita kahit garalgal yung boses. Ang sabi nito, pakawalan daw siya. Di daw niya alam na anak pala ako ni Zahid, na itago na lang natin sa pangalang yan yung tatay ko. Sinabi niya sa aswang na huwag na niyang tutugisin ang anak niya bago niya ito pakawalan. Binantaan pa nga ni Papa yung nilalang na yon na kung gagalawin daw ulit ako o sino mang tao sa barangay namin ay papatayin daw niya ito, pati ang angkan nila. Kaya yon,
parang kidlat na mabilis naglaho yung aswang sa dilim. Nung nakita kong wala na yung aswang, ay lumabas ako at tinanong si Papa kung kilala ba niya yung aswang. Ang sabi niya ay oo. Ang sabi pa nga niya, napatay daw niya yung tatay at tiyuhin ng aswang na nanalasa sa Mindanao. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan yung lugar, boss, para na rin sa mga naninirahan doon. Ang sabi pa ni Papa, manunugis daw sila ng aswang noon sa Mindanao at Kabisayaan. Dahil nung kabataan niya, marami daw aswang na naghahasik ng lagim. Kaya marami-rami na raw siyang napatay na aswang. Tumigil lang siya nung nakilala niya si Mama. Sa ngayon, boss, matanda na si Papa. Nasa 60 plus na. At itinuturo niya yung kaalaman niya sa akin. Pero hindi naman lahat. Pero balang araw, malalaman ko rin ang lahat ng yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, boss. Maraming salamat sa pagbabasa. At sana ay maikwento nyo rin ito sa channel ninyo. More power, boss. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Junard, dating taga-Hampik Antique, at ngayon ay naninirahan na sa Hamindan, Capiz. Meron akong karanasan noon na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari yon sa sinasabing haunted na sementeryo. Hanggang ngayon naman ay active pa yon at di abandonado. Pero tanong ko lang kung meron bang hindi haunted na sementeryo. Undas noon at dinabi na kami. Taong 2006 pa yata yon. Di pa gaanong kahigpit noon. Nakakapagdala pa kami ng mga inumin at baraha sa loob ng sementeryo. Marami din kaming dalang pagkain at madalas ay gabi na akong umuwi. Kasama ko si natatay at ang kapatid kong si Jimboy. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Kaming 3 na lang ang naiwan noon. Dahil nakikipag-inuman pa si tatay sa atabi naming puntod na kakilala din namin. May dala naman siyang tricycle noon. Ako na ang nag-drive noon dahil medyo lasing na si tatay. Nasa harapan silang 2 ng kapatid ko at walang sakay sa likuran at sa angkasan ko. Nang maasakay na sila noon at paandarin ko na ang tricycle, naramdaman ko na parang biglang bumigat sa may bandang likuran. Naramdaman din pala yun ni na tatay. Kaya bigla silang tumikim. Hayaan ko lang daw dahil bababa din yon kapag nakalagpas na kami sa area ng sementeryo. Ang hindi binanggit no ni tatay ay huwag ko itong lingunin. Ganun na lang ang kilabot ko nang makita ang puting bestida. Napariin ang pagpikit ko noon at pagdilat ko ay wala na. Kaya pinatakbo ko na yung tricycle. Maya-maya, naramdaman ko na lang na parang may humihinga sa likuran ko. Parang umiba din yung temperatura. Biglang guminaw. Malamig na ang gabi, pero mas lumamig pa. Naramdaman kong may yumapos sa akin noon. Kaya napahigpit ang pagtiga ko sa manibela. Sinabihan ako ni natatay na magdahan-dahan dahil baka kung saan kami pulutin. Pero pakiramdam ko ay hindi ko makontrol noon yung manibela. Talagang dinapuan na ako ng takot. Pinapahinto na ni tatay noon ang tricycle. Hinawakan na rin niya yung manibela. Masubsob ko pang naihinto yon. Pinababa niya ako at siya na raw ang magmamaneho. Parang nahimasmasan noon si tatay at ako yung nalasing. Panipagpag ko pa noon sa katawan. Ramdam ko kasi yung pagyakap sa akin ng kung sino mang nilalang yon. Idadaan lang daw niya yung pasahero namin. At ako na daw ulit yung magdadrive. Hindi ko alam kung kikilabutan ako noon o matatawa kay tatay. Pero alam kong hindi siya nagbibiro at meron talagang naisakay sa amin. Ang loko pa noon ni tatay. Bago niya paandarin yung tricycle ay nagsabi pa siyang kumapit daw ng mabuti yung umangkas sa likuran niya. Medyo bibilisan na raw niya at gabi na kami makakauwi. Nakapagtataka noon, sir. Dahil nung huminto si tatay sa pinakadulo ng sementeryo, ay biglang gumaan yung tricycle. Ako na muli yung nagmaneho nun. Wala na akong naramdamang kakaiba. Kapag naaalala ko yung nangyaring yon,
kinikilabutan pa rin ako. Sabi ni tatay ay sadyang minsan o kapag undas daw ay may nakikiangkas na white lady sa labas ng sementeryo. Kaya nga sinabing haunted yon dahil sa mga kakaibang paramdam sa lugar na yon. Ilang beses pang nakaranas ng ganoon si tatay dahil nga tricycle driver siya at nakasanayan na raw niya. Pero ako hanggang ngayon kinikilabutan pa rin. Kaya kapag nagbabakasyon ako doon sa amin ay hindi ako sumasama kapag dumadaan ng sementeryo. Tinatawanan lang ako ng mga kapatid ko. Ang tanda ko na raw kasi duwag pa ako. Kaya nga sinasanay ko na lang yung sarili ko sa pakikinig ng mga kwentong katatakutan. Pero iba pa rin talaga kapag personal mong naranasan. Hi po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Ako si Angela, taga Benguet. Nag-aaral ako ngayon sa University of St. Louis. Silent listener niyo po ako at madalas akong makinig ng mga kwento niyo sa YouTube. Last month lang yata yon nang mapasyal sa amin yung tiyahin kong si Tita Aida. Dito na rin siya lumaki sa Baguio. Kapatid siya ni Mama. May nakwento siya sa amin tungkol po sa Mount Mary Hill kung saan natayo ngayon ang Baguio Cathedral. Nasa college pa lang daw noon si Tita. Kasama ang mga kaibigan niya nang mamasyal sila sa Mount Mary. Nang araw daw na yon, medyo masama ang pairamdam ng isang kaibigan nila. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Luds. May sinat daw noon si Tita Luds nang pumasok sila ng cathedral. Andoon lang daw sila naupo. Nagdasal sila ng ilang minuto at nagstay pa daw sila sa loob ng katedral. Maya-maya ay hindi na kumikibo nang kausapin nila si Tita Luds. Nakatingin na lang daw yon sa left side ng katedral na para bang walang naririnig. Tapos, tagus-tagusan daw yung tingin niya sa side na yon na parang may nakikita siyang kakaiba. Nagulat na lang daw noon si Tita Aida nang biglang nanigas at nangisay si Tita Luds. E ilan lang daw sila ang tao doon sa katedral dahil wala namang misa. Kaya itinabi lang daw nila si Tita Luds at hinintay na mahimasmasan. Buti na lang daw at may isang matandang lumapit sa kanila. Sinapo daw nito ang noo ni Tita Luds. Sobrang init. Nilalagdat na raw si Tita Luds kaya nagpatuloy na silang maibaba mula sa katedral. Imbis na sa ospital ay inuwi na lang nila si Tita Luds. Pagdating daw sa bahay nila ay pinainom lang ito ng nanay niya ng gamot. Kinagabihan, kwento raw ng kapatid ni Tita Luds kina Tita Aida. Parang nagdeliryo daw si Tita Luds. Panibanggit daw niya ng babaeng naatitig sa kanya. Paalisin daw ito. Paulit-ulit daw niyang binabanggit yun. Takot na takot daw yung itsura ni Tita Luds. Nagsusumiksik daw ito sa katawan ng nanay niya at nanginginig pa. Kaya kahit daw malalim na ang gabi noon, ay nanggising talaga sila ng kilalang manggagamot. Malayo na kasi ospital sa kanila, kaya mga manggagamot daw ang inaasahan nila nung gabing yon. Dinasalan daw si Tita Luds at may pinahid sa noo. Nakabukas daw ang third eye niya at mukhang may nakita daw si Tita Luds sa Mount Mary Hill na hindi ka nais-nais. Hindi raw sigurado nung manggagamot kung ano yon. Pero nakasunod daw yon kay Tita Luds simula nung dumating sila sa cathedral. Nang umayos na raw yung kalagayan niya, ay tinanong siya ni na Tita Aida kung anong nangyari sa kanya. Habang nasa loob daw sila ng cathedral noon, may nakikita daw siyang babaeng padaan-daan sa labas. Natulala na lang daw siya nang huminto ito at tumitig sa kanya. May hawak daw itong kandila. Nung una, akala niya ay ordinaryong tao lang. Doon na raw siya natakot nang makita ang suot nitong itim na bestida tapos yung mga paa nito ay hindi nakalapat sa lupa. Nakalutang daw ito habang may hawak na kandilang na asindipa. Titig na titig daw ito sa kanya at nanilisik pa ang mga mata. Habang tumatagal daw ay hindi na niya maalis ang tingin sa babae na parang hinihigop siya nito. Naramdaman na lang daw niya na unti-unting namamanhid yung buo niyang katawan. Hanggang sa mawala na siya ng kontrol noon.
Hinang-hina daw siya at nararamdaman niyang sobrang init ng buong katawan niya. Hanggang sa mablangko na raw ang lahat sa kanya. Hindi lang daw sa Mount Mary Hill nangyari yon kay Tita Lunes. Kahit saan daw na may nagtitrigger sa third eye niya ay nawawalan siya ng malay at nilalagnat. Pero sa Mount Mary ang pinaka hindi nila makakalimutan. Akala nga nila ay ligtas na sila sa loob ng simbahan. Pero may ligaw pa rin talaga na kaluluwa na gumagala-gala. At ang iba ay negatibo at mabigat ang dala. Hello Sir Bob, ako si Isabel, taga Iloilo. Itong kwentong ishare ko sa inyo ay karanasan namin ng mga kaibigan ko nang mamasyal kami sa Antique many years ago. Maaga pa lang noon ay nagbiyahe na kaming tatlo ng friend kong sina May at Catherine. Nasa college na kami noon at saktong bakasyon, kaya naisipan naming mamasyal naman sa ibang lugar. Isa ang Antique sa may maraming lugar na pwedeng puntahan o pasyalan. Itong friend kong si Mary ay nagsuggest na puntahan daw namin yung kilalang isla sa Aninii, yung tinatawag nilang Mystery Island sa Nogas Island. Kaya kahit medyo mahirap ang pagpunta doon, sinubukan naming magpunta. Pagdating ay agad kaming nag-island hopping sa Siraan Hot Spring. Hindi ako mahilig sa ganoong lugar. Mabilis kasi akong kilabutan at ayoko ng ganoong vibes. Hindi tulad din ng Mary at Kath na mahilig sa adventure. Gusto daw nila may thrill yung pinupuntahan naming lugar. Kaya naman, nang makita namin yung lighthouse ay agad silang nag-akyatan. Walang katao-tao noon maliban sa aming tatlo. Isa pang nagbigay kilabot sa akin ay yung maraming mga puno. Niyaya ko na nga silang bumalik sa beach. Pero humirit pa noon si Mary na puntahan daw namin yung likod ng Mount Canlaon. Ayoko talagang sumama na doon, pero agad namang pumayag si Kath, kaya wala rin akong nagawa. Mas nakakatakot kayang maiwan mag-isa sa beach. Pero bigla nung dumilim at umulan, kaya hindi kami natuloy. Suminom na lang kami noon sa lumang cottage na nandoon. Tingin ko pa nga ay parang haunted na yon sa tagal nang hindi ginagamit. Nabanggit pa noon ni Mary na masaya daw siguro mag-overnight sa lugar na yon, pero pinagbawal na dahil nga bali-balita na may nagpaparamdam sa lugar. Maya-maya noon, habang nag-uusap kaming tatlo ay may tinuro si Mary. May dumaan daw na isang lalaki sa labasan, pero parang wala daw yung ulo. Talagang kinurot ko siya noon sa tagiliran. Alam naman kasi niyang matatakotin ako noon, pero nagbiro pa rin siya ng ganon. Seryoso daw na may dumaang lalaki, pero hindi niya nakita yung muka at wala ngang ulo. Kaya lumabas kaming tatlo ng cottage. Pero wala namang katao-tao noon. Nagbiro pa noon si Kat na baka multo na lang daw ang nakita ni Mary. Sa inis ko noon ay pinaghihila ko sila papunta sa beachside. Pahupa na rin kasi yung ulan noon. Sumunod naman sila, pero napahinto si Mary. Parang may dumaan daw kasi sa likuran namin. Wala naman nang lingunin namin. Sigurado daw siyang may dumaan dahil nakita pa raw niya noon sa gilid ng mga mata niya. Nang maarating kami ng beachside ay hindi kumikibo si Mary. Hindi raw siya pwedeng magkamali. May nakita daw talaga siyang taong dumaan doon sa may cottage. Inisip niyang mabuti dahil baka namalikmata lang siya. Doon na kami nag-abang ng bangka sa may dalampasigan. Napansin namin na mumutla si Mary noon at bihira nang magsalita. Pahapon na nang maabalik kami sa bayan, kaya naghanap na lang kami noon ng matutuluyan. Takang-taka kami noon dahil hanggang doon sa tinuluyan naming bahay ay hindi kumikibo si Mary. Titingin lang siya sa amin, pero tagus-tagusan. Nabahala na kami ni Kath noon kung anong nangyayari sa kanya, kaya nagpa siya kami na kinabukasan din ay uuwi na. Pero kinagabihan lang noon ay may nangyaring kakaiba kay Mary. Nagisingan ko siya nung nakaupo sa gilid ng higaan, nakatingin ang diretso sa kawalan. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya natutulog, pero hindi siya sumagot noon. Tumayo lang siya
at naglakad papuntang pinto. Lumabas at dire-diretso. Ginising ko nun si Kat. Sinundan namin si Mary. Naglalakad ito ng walang direksyon kaya hinabol namin siya. Doon ko lang napansin na para siyang tulog. Nagulat pa siya noon nang niyugyug namin siya ni Kat. Pansin ko na ang lakas ng kabog ng dibdib niya noon. Nagtaka pa siya kung anong ginagawa namin sa labas ng ganong oras. Hindi siya maapaniwala na nag-sleepwalk siya. Nananaginip daw siya na may tumatawag sa kanya. Sinusundan lang daw niya yung boses na yon. Boses daw namin ni Kat ang nadidinig niyang tumatawag sa kanya pero hindi niya raw kami makita. Nang nasa silid na kami, sinabi ko sa kanya na magdasal. Sobrang ingay niya kasi nung nasa isla kami at kung ano-ano pa yung sinasabi niya na nakita niya. Natakot tuloy siyang matulog noon dahil baka managinip na naman daw siya at maglakad sa labas. Baka hindi na raw namin siya magisingan at kung saan na siya mapadpad noon. Hindi ko alam kung may kinalaman ba sa lugar na pinuntahan namin yung misteryong nangyari kay Mary. Pero siguro, kapag nasa ganoong lugar ka na sinasabing mariit at hindi ka pa ganoon kapamilyar, hindi na dapat pang maglibot-libot pa nang walang magaguide sa inyo at manatili na lang sa area nyo. Hanggang dito na lang po yung creepy experience namin ng mga kaibigan ko 10 years ago. Nakahiligan ko na rin pong makinig ng mga horror stories sa inyo at sa iba pang channels. Pero matatakotin pa rin po ako. Hi po Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Hazel, taga Pangasinan at taga-aral ng college sa Baguio. Meron akong karanasan na nangyari nung minsang magkaroon kami ng activity sa teacher's camp. 3 days din kami nagstay doon sa camp na yon. Medyo may kinalaman din sa religion yung ginagawa namin. At 6 p.m. ay may evening prayers kami. Sa unang gabi namin ay nagkaroon kami ng recollection after ng hapunan. Isa na yata yun sa pinakamagandang araw na nangyari sa akin. Parang first time kong magkaroon ng peace of mind. Sa dami palagi ng school activities, projects, assignments and reports, dagdagan pa ng thesis, parang mababaliw na ako kakaisip kung anong uunahin ko. First night after ng recollection ay pumasok na kami sa kanya-kanyang cabins. Nasa 10 din kami sa cabin at yung iba ay naglalatag na lang sa sahig. Sa sahig ako nahiga nung unang gabi. Ako pa naman ang nasa dulo malapit sa may pintuan. Kaya kapag may dumadaan sa labas ay napapadilat ako. Nakatagilid ako at nakaharap doon. Di kasi ako sanay na humarap sa katabi kahit na nakatalikod pa ito sa akin. Habang natutulog na kami noon, nakapatay na ang ilaw sa loob ng cabin. Sobrang tahimik at huni na lang ng kuliglig ang madidinig. Medyo umaambun pa. Bigla akong napadilat noon nang parang may magsalita mismo sa harapan ko. Pagdilat ko ay wala namang tao. Pero may nakita akong aninong dumaan sa may pinto. May ilaw naman kasi noon sa labas. Kaya kitang kita sa ilalim ng pinto kapag may dumadaan. Sa pagtataka ko ay marami akong nakitang aninong dumadaan. Kaya tuluyan na akong nagising noon at sumilip kung anong nangyayari sa labas. Pero pagsilip ko, wala akong nakita ni isang taong nandoon. Tiningnan ko pa nga yung paligid dahil baka mabilis lang silang nakaliko o nakaalis. Pero sobrang tahimik na. Kaya muli na akong nahiga noon at pinilit na maatulog. Halos kakaidlip ko lang noon nang makarinig ako ng mahihinang mga yabag. Parang papunta yon sa kwarto namin. Hinintay ko lang yun dumaan. Napadilat ako nang marinig kong huminto yung mga yabag. May nakita akong parang laylayan sa ilalim ng pinto. Kaya sigurado ako na doon nga mismo sa harapan ng pinto namin huminto yung naglalakad sa labas. Naghintay pa ako noon na may kakatok. Pero matagal lang yung nakatayo sa labas. Halos hindi na nga ako kumurap noon at ang lakas ng kabog ng dibdib. Pigil ko rin yung paghinga ko noon. Bigla akong nilukuban ng takot
kaya napakumot ako hanggang leeg. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako noon nang hindi pa rin kumakatok yung tao mula sa labas. Maya-maya, nakarinig na ako ng mahina at mabagal na kaluskos. Yung parabang mahabang kuko na kinakalumot yung pinto. Nakakarindi yung ingay noon, pero walang nagigising sa mga kasamahan ko. Ang naisip ko nga ay kung bakit ako lang ang nagising at nakarinig ng ingay na yon. Mas lalo akong natakot dahil walang ibang nakakaalam. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at tinakpan ng tenga. Nawala naman yun maya-maya. Akala ko ay wala na yon. Pero mas lalo lang lumakas yung kabog ng dibdib ko nang makarinig ng mahinang panaghoy. Yung tipong parang mapapaiyak ka din sa nadidinig mong panaghoy na nanggagaling sa malalim na lugar. Yung nag-e-echo yung boses. Parang nasa loob na nga yun ng kwarto namin. Nung una, mahina lang. Pero palakas na ng palakas. Hindi ko na natiis yung takot at gusto ko nang sumigaw para magising sila. Pero sa pagtataka ko, Sir Bob, walang boses na lumalabas. Yung sigaw ko ay parang pahigop na hindi ko maintindihan. Inulit ko pa ang pagsigaw at naubo lang ako. Wala talagang boses na lumalabas. Ganyan daw talaga kapag naunahan ng takot. Naiiyak na ako noon. Pero buti na lang at may isa akong kasamahan doon na biglang bumangon. Naiihi daw siya. Natigil na rin bigla noon yung nadidinig kong panaghoy. Napabangon din ako at napabuga ng hinga. Tinanong niya ako kung naiihi rin ba ako. Hindi ko alam kung saan ako mas takot, sa loob ng cabin namin o sa labas. Pero nang magpasama siya sa akin ay sinamahan ko naman siya. Gustong gusto kong ikuwento sa kanya yung naranasan ko noong mga oras na yon, pero makaparehas din kaming hindi makatulog. Pagbalik namin ay napausog noon ang katabi ko sa pwesto, kaya sumiksik ako doon sa pwesto niya at nagtalokbong ng kumot. Medyo nabawasan na yung takot ko noon. Pero pakiramdam ko, anumang oras, ay may bigla na lang tutunghay sa akin at bubulong. Kaya naglagay na lang ako ng headset. Nagpatugtog ako, hanggang sa magising ako na umaga na. Palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon kung bakit ako lang talaga ang nakarinig at nakaranas ng kababalaghang yon. Pakiramdam ko tuloy ay bukas ang third eye ko. Pero sabi naman ang napagkwentuhan ko, baka nagkataon lang nagising ako nang magparamdam yon, kaya ako lang ang nakarinig sa kanya. Nag-search ako sa mga nilalang na nagpaparamdam sa teacher's camp at sumakto yung description sa white lady o yung may umiiyak. Yung nakita ko kasing laylayan na huminto sa may pinto ay kulay puti. Pero hindi ko pa rin sigurado. Kung ano man yung nagparamdam sa akin, isa lang ang masasabi ko. Sobrang creepy. Last year lang pala to nangyari, sir. Magandang araw sa inyo, sir, at sa lahat ng naikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Mariel, taga-Aklan. Madalas ko lang doon napapainggan yung mga kwento nyo sa pinsan kong nasa college. Libangan na niyang makinig noon sa mga horror stories sa YouTube. Siya din yung nagsabi sa akin na ipadala ko sa inyo itong karanasan namin sa Antique. First time namin noon magpunta sa probinsya ng Antique. Yun ay nang ikasalyong pinsan namin na nobya nitong taga Anini Antique. Tatlong araw din kaming nandoon. Nasa college pa lang ako noon at nasa high school itong pinsan kong si May. Pagkatapos ng araw ng kasal ay namasyal naman kami noon sa lugar nila. Sinamahan kami ng kapatid ng napangasawa ng pinsan namin, si Leia. Kainaran ko lang si Leia at mahilig din itong gumala katulad namin ni May. Dinala niya kami noon sa isang lumang simbahan na malapit lang din sa kanila. Sabi niya ay antik na raw ang simbahan na yon. Naglibot-libot kami doon nung una at nagpicture-picture. Pero niyaya ko silang pumasok dahil biglang bumukas noon ang simbahan. Sabi ko, saglit lang kami sa loob.
Pagpasok namin ay may nakita akong isang babaeng nakabelong itim sa may gilid at nakaluhod siya. Di ko inaasahan na may nauna na pala sa amin noon sa loob at baka andoon lang talaga yon bago pabuksan. Hindi ko naman gaanong pinansin yung presensya niya. Lumuhod na rin ako at umusal ng maikling dalangin, ganun din si Mae at Leia. Maya-maya ay naupo na kaming tatlo at saglit na nagkwentuhan. Marami rin kasi nung kinukwento si Leia tungkol sa simbahan. Kahit daw lumang luma na yon, ay marami pa rin nagsisimba. Pero nilingon niya kami noon at mahinang kinuwento yung tungkol sa nagpapakita sa simbahan kapag konti na lang yung tao. Madalas kapag malapit na yung mahal na araw ay nagpapakita talaga sa lugar na to. Nang paalis na kami ay muli kong nilingon yung babaeng nakabelo. May iilan na rin nung pumasok sa simbahan pero hindi ko na siya nakita. Hindi ko rin napansin na lumabas yon samantalang nasa may bandang unahan siya kaysa sa amin. Hindi ko pa nakikita yung itsura ng babaeng yon pero inisip ko na matanda ito. Nang pauwi na kami, sumakay kami ng tricycle. Nagulat pa ako noon nang madaanan namin sa tabi ng daan yung babaeng nakaitim na belo. Nakayuko yun at natatakpan ng bandana ang mukha nito. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako nang makita siya. Meron kasi akong karanasan nung bata pa ako na hinarangan ako ng isang babae. Nakaitim din yun na bestida. Bigla yung nawala nang tinawag ako ni mama. Pero nilagnat ako nung kinagabihan. Ilang gabing pabalik-balik yung lagnat ko at nakikita ko din sa panaginip yung babaeng yun. Nawala lang nang ipaalubularyo na ako ni mama. Hindi ko makalimutan yung babaeng yun. Kaya kapag nakakita ako ng nakaitim ay kinakabahan ako. Nang makauwi na kami ay saka pa lang namin pinagtitingnan yung mga pictures. Habang ini-scan ni Mae yung mga kuha namin ay bigla na lang siyang nagtaka sabay abot sa akin ang nakuna niyang litrato. Nagulat din ako nang makita yon. Tatlo lang kaming nandoon noong mga oras na yon. Pero sa litratong kuha namin ay may babaeng nakatayo sa likuran. Hindi lang yon bastang babae kundi nakakatakot ang anyo. Nakaitim yon ng bestida hanggang talampakan at nakabelo. Yun yung nakita ko sa loob ng simbahan. Habang sinuzoom namin yon, ay kinikilabutan na ako. Nakakatakot kasi yung itsura niya. Para na lang yung bungo, kaso blurred, na dahil malayo siya sa amin. Pero ang isa pang nakakakilabot doon ay naatitig siya sa aming tatlo. Yung mga kuha namin, lahat ay nasa gitna si Mae. Kinagabihan noon ay nagkasakit siya. Pinakita namin yun kina mama. Kinilabutan daw siya dahil ganoon din daw yung description ng gumamot sa aking albularyo tungkol dun sa babaeng nakaitim na bumati sa akin. Hindi ko alam kung sinusundan ba ako noon o ibang nilalang yon. Agad pinagamot si Mae sa albularyong yon nang makauwi kami. Pero sabi ng albularyo, ligaw na kaluluwa din daw yon na matagal nang nananahan sa lumang simbahan sa Antique. Hello Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Jack, taga Baguio. Gusto ko lang sanang isend itong karanasan namin ng tropa kong si Raymond. Madalas naman talaga kaming kumala noon ni Raymond, lalo na sa gabi. Nag-iikot-ikot kami sa parte ng Baguio na may mga bar. Minsan naman ay trip lang talaga naming mag-road trip. That time, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at doon talaga kami sa madilim na lugar pumunta. Nagtaka nga si Raymond kung anong ginagawa namin doon. Sa dami daw ng pupuntahan namin ay doon pa sa Hyatt Terraces. Yun yung gumuhong 12-story hotel noong taong 1990s dahil sa lindol. Marami din ang napabalitang namatay doon. Sabi noon ni Raymond ay umalis na kami pero hininto ko yung kotse. Lumabas ako at nagyosi. Pinailawan ko pa ng flashlight ng cellphone ko yung malawak na bakanting lote. Bumaba na rin noon si Raymond at sinabayan akong magyosi.
pinag-uusapan namin yung abandonadong lote. Ang sabi ko pa sa kanya noon, naabangan namin kung may nagpapakita talaga. Pero inabot na kami ng ilang minuto ay wala namang kakaiba, kaya pinasya na namin umalis. Pero nung nasa may unahan na kami, bigla na lang akong napapreno nang makita ang isang babaeng papatawid. Tinanong pa ni Raymond kung bakit daw ako huminto. Tinanong ko siya kung hindi ba niya nakita yung babaeng dumaan. Wala naman daw siyang nakita. Nagpalinga-linga ako noon dahil baka naatawid na. Pero wala ngang katao-tao sa paligid. Sa pagtataka ko pa ay sobrang dilim sa lugar na yon. Papaano may babaeng tatawid? Sa dami ng pwedeng puntahan o tawiran, doon pa sa walang poste ng ilaw. Medyo kinilabutan na ako noon. Para kasing hindi buhay na tao yung nakita ko. Pinaantar ko na yung kotse at umalis na kami sa lugar na yon. Hanggang nga sa pag-uwi, hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Paulit-ulit ko pang tinanong si Raymond noon at paulit-ulit din niya akong sinasagot na wala siyang nakitang babaeng tumawid. Pero may napansin daw siya noon nung huminto kami at nung umalis na kami sa lugar na yon. Parang may kasama na raw kami pauwi dahil biglang bumigat yung likuran ng kotse. Nagtanong nga siya kung hindi ko raw ba naramdaman. Hindi lang daw niya sinabi sa akin dahil nga baka magkatakutan lang daw kami at madisgrasya pa. Pero totoong parang may umangkas daw sa amin nang huminto kami. Medyo nag-iba pa nga raw yung amoy sa loob ng kotse. Pero siguro kaya hindi ko na napansin ang mga yon dahil abala yung isip ko sa nakita ko sa daan. Sinabi pa niya noon na nung maarating na kami sa daang may mga poste ng ilaw ay biglang gumaan yung likuran. Wala na rin yung naaamoy niya at nawala na yung nararamdaman daw niyang pamimigat sa batok. Talagang tinayuan daw siya ng balahibo noon. Parang may umihip daw kasi sa batok niya. Kahit ako, nang makita ko yung papatawid na babae ay di mawala yung kaba ko. Kinikilabutan na rin ako noon pero di ko lang din pinahalata sa kanya. Naisip ko na baka yung babaeng nakita ko at yung naramdaman niyang sumakay sa likuran ay iisa lang. At maaaring isa din yon sa sinasabi nilang ligaw na kaluluwa na patuloy na nagpapakita at nagpaparamdam sa palibot ng Hyatt Terraces.